Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at igbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ako po yung humihingi sa inyo ng pasensya no, dahil dalawang araw po tayong wala at sinamahan ko po si Lola Granny. Alam niyo naman kapag Semana Santa, di ba? Lahat na huwata ng activities na meron ay talagang aktibong-aktibo na sinasalihan. Siyempre, bilang isang apo, di ba? Hindi naman natin siya po pwedeng hayaan na mag-isa lang doon pumunta, punta dito, punta doon, di ba? Procession dito, procession doon. Hindi naman natin po pwedeng tignan na lang at alam niyo yun, siguro po maintindihan nyo rin naman po. No? Well, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po sa bakit nga ba nagkaiba o naiba no yung mga ifinid sa atin ng insider na taga APT mismo ha patungkol po sa Lenten special ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kasi sa pagbabalik nga po ni Alden Richards sa Itbulaga, kasama po si Maine Mendoza, ang kanilang unang sinabi kaagad dito, nako, mukhang matutuloy na talaga ang Lenten special ni Maine Mendoza at Alden Richards at wala nang makakapigil pa. Yan po yung kanilang mga pinagsasabi. Even the other vloggers ay ganun po yung sinasabi. Dahil nga naman po, dun sa mga insiders na meron tayo sa loob. Diba? However, ngunit, subalit at datapwat, hindi po yan ang nangyari. Diba? Bagkos, lumala pa nga po ang pangyayaring ito. At ang talagang pinuntrayan nila dito ay mga Alden fans. Mga fans ni Maine at saka ni Alden na sobrang sumuporta sa kanila. Lahat-lahat po ng consequences at iba pong nangyari ay ating pag-uusapan maya-maya lamang. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw pa rin po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, ayan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin nung nakaraang araw lamang. Pasensya na po talaga, ano? Hindi ko humabitawan si Lola Granny. Unahin natin ano maging, ang naging komento po nitong si Miss Marivette Florido. Sabi niya rito, Mr. Pinas, good PM. I refrain myself from reading the current reports and vlogs. Binabalik-balikan ko na lang, ano, yung mga kalye serye. Ako, no to Brilliant Cosmetics. This might be the way of CEO Harot to get Alden's attention. Huwag sanang madalo si Alden ang emotions niya. Baka matulad siya sa Tom and Carla situation. I also read that Alden and CEO Harot na yan, ano, ang magkasama sa Japan. One thing more, I'm wondering why Alden could not have vacation with Maine and their kids alone for their family to enjoy. Bakit meron pa silang mga kasama like Mama Ten and others? Wala silang privacy at family, di ba? As family. Thanks, Mr. Pinas, and ingat. Ang masasabi ko lang po dito, Miss Marivette Florido, ibang-iba po talaga yung mga pictures na isinasa publiko nila at mga pictures na kapag sila-sila na lang, di ba? At ako po yung naniniwala at naniniwala pa rin no, na darating po ang panahon na lahat po ng kanilang itinatago ay maisisiwalat din. Wala nga naman kasi yung sikreto na hindi na ibubunyag. Thank you po sa inyong komento. At para naman po sa ikalawa natin komento ay mula naman po kay Miss Marjus Locchiao. Sabi niya rito, hindi na matapos-tapos ang sarsuela na yan kila Alden at kay Maine. Si Panot, Barbie, ikakasal daw kay Maine. Tapos issue na naman si Alden kay Glenn Damage, wala nang kasawa-sawa ano ang kagagawa ng fake news. Di nila alam, lalong sa music at ang major sa kagagawan nila. Kagagawan nila ng chismis. Bakit di nyo alam, masaya pala si Alden at Maine ngayon with family na magkasama. Diba? Iba talagang sikat. Gamit na gamit, ano? Gamit pa more ng mga laos na gustong sumikat. Hindi nyo alam, masayang major ngayon. Thanks, Mr. Pinas, and God bless. Yun nga po yung hindi nila alam. Pero ang isa lang pong nakikita ko dito na napakalinaw pa. Malinaw pa sa bunbunan itong si Panot. Alam nyo kung ano? Yun ho ay yung pinakikinabangan at pinakikinabangan ginagamit at ginagamit si Maine at saka si Alden ang mga artistang gustong magpasikat.
kitang-kita natin yun, di ba? Thank you po sa comments. At para naman sa ikatlo natin komento, mula naman po kay Miss Norberta with B. Ang sabi niya rito, ay, salamat nandito ka na Mr. Pinas. Sorry to hear, may dinaramdam ka palagi. At also, Mr. Pinas, sana mahanap yung video na post 2017 or 2018. Kasi may video si Maine, no? Na nasa Vegas siya, kasama si Dean, brother niya, at nasa Speedway sa Vegas. Silang, may tinesting sila, no, na i-drive yung red sports car. At kita pa nga, bumaba si Maine sa kotse. Tinatry niya at naka-helmet. Tapos kung naalala nyo sa episode ng Itbulaga, di ba, nagpasaring si Bossing kay Alden na baka naman daw Alden, ano? Kasi nakita yata ni Bossing ang red sports car ni Alden. At nagpa-picture pa nga si Alden with Father Jeff sa red sports car. Ngayon, nasa isip ko, di kaya regalo ni Maine yung kay Alden, di ba? Kasi nagkataong birthday ni Alden din, ano, malay natin, baka in-order ni Maine at isinip papuntang Pilipinas or nagkataon na naman kaya. Yun lang iniisip ko at sana may mag-post ulit noon or pakihanap po yung post noon. Salamat Mr. Pinas. Well, isa nga po yan sa mga post na pinagkaguluhan ng iba dahil parehas sa parehas nga naman daw po yung sports car. And syempre, kahit naman itanong natin yan kung kanino man na kung sino bang bumili nito, kanino bang bulsa nang galing ito, mahihirapan tayo kahit nga COA, di ba, Commission on Audit, na hindi na rin po nila may audit yan kasi once you bought something, eh talagang hindi nila pwedeng i-disclose lahat ng information na meron sa'yo. Di ba? Lalo na kung ganun kamahal yung binili mo. Di ba? Hindi ka nila pababayaan dapat ano sa mga pangyayari niyan. So ngayon, pag-usapan na natin ng sentro ng ating mga updates. Salamat po sa inyo mga komento ha. Ngayon, pag-usapan po natin itong unang bagay na kanila pong sinabi itong mga insiders ng EPT na maraming salamat at nakabalik na si Alden Richards sa Itbulaga. Mukhang maitutuloy na nila ang Lenten special nila kasama si Maine Mendoza. Diba? Yan ho yung kanilang isa sa mga binitawang salita sa pagbabalik ni Alden Richards sa Itbulaga. Pero bakit nga ba ngayong Lenten season, ano? Ngayon nga po ay Biyernes, ano? Pag sinabi natin Biyernes ay Good Friday kahit na it marks the death of Jesus Christ. Diba? So, ito nga po yun, ano? Yung Lenten special na hindi na naman po natuloy. Nagkaroon na naman po ng usap-usapan sa social media na may kinalaman na naman dito ang APT kung bakit hindi ito natuloy. Bagkos, ano pong nangyari? Ano pong natuloy? Tama po ang inyong mga nabasa sa social media. Gumamit po ng iba't ibang tabloid, iba't ibang broadsheets, no? Ito hong galamay ni Panot. Kung saan, inis na naman sila sa mga Aldo fans. Kahit nga kasi nakikita na nga po natin sa Itbulaga si Maine at si Alden, hindi man araw-araw, pero palaging linggo-linggo, nakikita po natin sila. Hindi pwedeng hindi lilipas ang isang linggo na hindi natin sila nakikita, di ba? So, nangyayari ngayon, ang mga insider na ito, no, ang napapansin lang po nila dito, sabay-sabay, no? Ito po yung mga broadsheets at tabloids na hawak-hawak po sa leeg nitong si Panot. Kung saan sinisiraan po ang mga Aldo fans na muli na naman daw pong tumatawag ng panibagong boycott ang mga Aldo fans dahil nga raw po sa nangyayari at naobserbahan nila si Itbulaga. Kapag nandito si Maine, kapag nandito si Alden, palagi yan daw pong pinaglalayo. Well, unahin ko na po ah, hindi naman po talaga naputol yung pamuboycott ng mga Aldo fans. Yung iba sa kanila, kahit na nambuboycott, eh talagang kapag nandiyan si Maine at si Alden, hinto muna ang boycott for 1 hour. Then after that, balik na lang ulit, resume na lang ulit. Diba? Kaya po, kanila pong pinagduduldulan sa mga artikulong kanilang sinulat na wala talagang magawang matino ang mga Aldab fans. Hindi nila alam na without Aldab fans, no, matagal nang burado ang Itbulaga. Diba? At bukod nga riyan, ano nga bang nangyari talaga Mr. Pinas? Kung yun naman pala mga insiders ng Itbulaga ng APT, imposibleng sila ay magkamali. Diba? Yan din ho yung tanong ko sa sarili ko. Hindi nga naman talaga sila pwedeng magkamali dahil sila yung mga tagaloob ng Itbulaga. Pero bakit nangyari na ganito? Si Maine at si Alden na nakikita na nga sa Itbulaga, eh,
napagkaisa na naman ano, naipahiya sa social media, ipahiya no sa mga diaryo na meron sa atin, 'di ba? Pero masasabi ko lang, nakita niyo yung picture kanina kung nasaan si Henyo Master, itanong niyo doon. Tanong niyo sa kanila, bakit hindi nila pinatuloy ang Lenten special ni Mayna at saka ni Alden? Dahil kung natuloy po 'yon, ito yung mga po pwedeng mangyari. Na-discuss at napag-usapan na po natin yan noong nakaraan pa po nating updates. Okay? Takot na naman sila na mabigyan na naman ng spotlight si Mayna at si Alden. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.